everyone, welcome back sa aming YouTube channel. At sa araw na ito, bago tayo pumunta sa ating topic, gusto ko munang pasalamatan yung mga patuloy na nanonood ng aming vlog sa araw-araw tungkol sa pagtuturo ng mga halaman. At ngayon, maraming salamat sa inyo dahil patuloy na lumalaki ang ating YouTube channel at nawa ay patuloy pa na mas marami pa ang mag-subscribe sa ating channel, lalong-lalo na yung mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Nawa ay mag-subscribe na rin kayo dahil marami kayong matututunan tungkol sa paghahalaman sa ating channel. At ngayon, sa araw na ito, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol pa rin sa ating Mayana. So, sikat na sikat kasi ngayon ang Mayana, kaya ito ang patuloy ko pa rin itinuturo. So, habang ako ay nag-aalaga ng mga ito, meron akong mga nadidiskobre na maganda sa mga halaman ito. Ang ating Mayana ay talagang napaka-versatile or maraming mga nangyayari sa kanya. So, ang i-share ko sa inyo or ang aking ituturo ay tungkol sa ating mga Mayana na nagbabago ang kulay. Nagbabago ang kulay, meron ba? Of course, meron. Gusto ko ipakita ito sa inyo kasi pag pumunta na kayo doon sa pamilihan, baka kayo ay mapadoble ng mabibili dahil akala ninyo ay ibang variety yung inyong nakita. Pero pagdating sa bahay ninyo, ay meron na pala kayo. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ating mga Mayana na nagbabago ang kulay. At kagaya ng nasabi ko sa inyo noon, maganda na ang ating Mayana ay naka-direct sunlight dahil mas makikita natin yung kanilang magandang kulay. Okay, so umpisa natin sa isang variety na kung saan ay ipapakita ko sa inyo yung kanyang unti-unting pagbabago. Ayan, kagaya ng variety na ito, nakikita ninyo. So, light pa lang yung kanyang pagka-fuchsia pink, tapos marami pa siyang touch of green. Ayan, so yan ay umpisa pa lamang ng kanyang kulay. Habang siya ay patuloy na na-expose sa sunlight, unti-unti siyang nagbabago. Ayan. O ngayon, makikita na natin na yung iba na mga dahon niya ay nagkakaroon na ng mga brown at saka nagiging matingkad na yung kanyang fuchsia, yung kulay na fuchsia pink. Ayan. Pero meron pa rin mga ibang mga part na kagaya pa rin nung mga naunang kulay. Ayan, may mga green pa yan. Pero tingnan ninyo. Sa bagay, halos hindi naman mawawala yung green. Pero yung green niya ay medyo malalaki. Hanggang sa lumiliit at nagkakaroon siya ng napakaraming brown na kung titingnan mo ay para na siyang lace, parang ang kapal-kapal ng itsura, di ba ga? Ayan. So, ayan na yung kanyang pagbabago habang siya ay patuloy na na-expose sa sunlight. And then, tignan ninyo yung isang kulay na niya. O, di ba dark na yung kanyang pagka-fuchsia pink at yung brown ay talaga namang may kita mo na dark na din. Naging chocolate brown na itong kanyang mga gilid at kagaya ng sinabi kong anak, kung titingnan mo siya, para siyang velvet. Ayan, para ng velvet yung kanyang itsura. O, parang ang kapal na rin kung itouch mo, parang ang kapal-kapal na nga niya. Pero higit sa lahat, pag tinititigan mo lang at hindi mo siya hinahawakan, para na siyang velvet talaga. So, ayan, yung pinakamatingkad na niyang kulay. Okay, so kung ito lang yung nakita mo, sabihin mo, ay bagong variety. Yun pala, ay ito lang siya. Ayan siya, meron ka na pala. So, nangyayari din sa akin yun. Kaya, kailangan kilalanin natin ang ating mga halaman na nagbabago. Thank you.
Oh, ito naman yung ating next. So, green at saka brown ang kanyang kumbaga mas malalaki, mas makulay. O yung kanyang talagang kulay na inilalabas niya. So, ito yung kanyang mga first stages. So, medyo brown na green. Pero habang tumatagal ay naglalabas siya ng light yellow na medyo parang pink. So, ganyan na yung kanyang inilalabas na kulay. Medyo nag-orange-orange ng kaunti. Ayan siya. Ayan, light. Palang yung kanyang pagiging orange. At parang dilaw na hindi mo ma-explain kung anong mga kulay na yung kanyang inilalabas. Ayan. So, pagdating dito, sa pangatlong pot, ayan, makikita ninyo, iba na yung kanyang kulay. So, marami na siyang kulay orange, light orange. So, ayan na. Na yung kanyang green ay nandoon na sa gitna na may touch ng brown. So, yun, ito yung kanyang magiging talagang kulay pag matagal na yung kanyang mga dahon. Ayan. So, kung pupunta ka dito sa umpisa, akala mo, ibang variety ito at magkaiba rin ito. Itong darker. Pero, iisa lang pala sila. So, ganyan ang ating mayana, napaka-versatile. So, dadako naman tayo sa iba pang mga variety na available kami na nagbabago yung kanyang kulay o tumitingkad. Ayan, tingnan nyo to. So, hindi pa siya masyadong appealing yung itsura niya, no? So, very pale pa siya. Ayan, mga green pa lang yung kanyang mga nauunang kulay. Pero, tingnan natin yung kanyang mga susunod na kabanata or susunod na kulay. Ayan, ito na siya. Oh, mas titingkad pa yan. Pero hindi pa namin naabot yung talagang matingkad na kulay niya na talagang pink na. Ayan. So, yan yung kanyang mga pagbabago. Ayan. Dadako naman tayo sa susunod na variety. Ayan, ito. Ayan, pag umpisa, may mga puti, light pink, green, parang nakaguhit-guhit, ano? Ayan. Ayan siya. So, medyo nagda-dark na yung kanyang gitna. Nagiging light pink. Ayan, eto. Medyo nagdidilaw na mayroon na siyang mga pink. At eto na yung huli. Ayan. Pusha pink na yung kanyang gitna. At yellow-green na yung kanyang gilid na medyo parang may mga touch of yellow. Pero yun kaninang mga nauna ay may yellow din pero pale pa yung kanyang fuchsia pink. Pero ito ay dark na yung kanyang fuchsia pink. Kaya kung andun kayo sa palengke or sa pamilihan, akala nyo magkakaiba ito. Pero iisa pa lang para or iisa pa lang variety. Ayan. So, kung makikita nyo to, tapos makikita nyo to, mukhang gusto nyong bilhin to. Pero, pareho lang pala niya ito. So, ito mananatiling ganito ang itsura kung naka-stay lang siya doon sa shade. Pero, kapag ito ay naarawan, ito na siya. Magiging ganito na ang kanyang kulay. Okay, so pupunta tayo sa pinakahuli naming variety na gusto kong ipakita na talagang mawewendang kayo sa kulay. Dahil hindi nyo ina-expect na ganun ang kanyang magiging kulay. Ayan. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, na baka mawendang kayo sa magiging resulta nito. Okay? So, nakikita niya siya, brown. Brown yung kanyang dahon. So, parang hindi niyo siya gusto. Ano?
kasi green lang tsaka brown. Ang pangit. Parang ganun ang magiging dating. Pero tingnan nyo yung kanyang mga sumusunod na stage. Ayan, nagkukulay brown or nagkukulay pink. May mga tots of pink na maliliit na lumalabas-labas. Okay, so ngayon yung kanyang susunod na mga kulay. Eto na. Ayan na siya. O, oh, diba? Nakaka-amaze? Kasi, iba na yung kulay niya. Kulay pink na yung nasa gitna. Dati, brown lang na walang parang hindi mo magugustuhan. Pero, ayan pala siya. O, oh, tingnan nyo kasi to. Balikan natin to. O, oh, ayan o. Oh, nagla-light pink na. Eto, ayan. So, meron pa akong ibang ipapakitang kulay nito. I mean, yung iba pang mga nagiging kulay niya. Or nagiging itsura. Okay, so pupuntahan natin siya dahil hindi ko na kayang buhatin yung kanyang pasot. Medyo malaki. Ayan, eto. O, tingnan ninyo. O, diba? Lagi ko kasing tinitrim to kaya marami na siyang mga sanga. Tapos, ito na yung isa sa pinakamatagal ko ng mayana. Kaya ayan, tingnan ninyo. Oh. Oh, hanggang dito sa loob yung kanyang mga sanga. Ayan. Oh. Ayan, di ba ang ganda? So, ayan yung brown. Oh, ito. Ito yung kanyang mga sanga. Kaya napakaganda ng isa na to. Dahil meron pa pala siyang ibang ilalabas. Oh, ito pa yung iba nating brown. Ah. Oh, diba? Ang cute. Ang cute nila, diba? Oh, light pink. Awas, nagda-dark na. Ito pa yung iba, oh. Ayan. Oh, ito yung mga ibang kasamahan. Mga light pa. Ayan. Pinutulang ko na kasi yan eh. Dahil masyado nang matatangkad, naiiwanan na yung kanyang mga kasamahan. Kaya, kwan na. Naputulan na. So, ayan ang tungkol sa ating mga mayana. So, sa pamagitan siguro ng naishare ko sa inyo, lalo kayong may in love, mga plantito at plantita na mag-collect pa ng maraming mga mayana. Kagaya ko rin ako talaga naman. Kahit may ilan na po akong mga collection, ay talagang pagpunta ko ng pamilihan ay hindi ko pa rin maiwasan ang makabili. Pero napakaganda kasi ng kanilang mga dahon. Dahon pa lang, talagang satisfied ka na. So yun lamang ang tungkol sa ating mayana. So maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik mga ka-YouTube. At maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng aming mga naibabahagi. God bless! See you next vlog!